lang. Dali. Shut the ball. Play hard, drink harder. Kumusta mga kaibigan? Mga 3 weeks ago, 3 or 4 weeks ago, hindi ko na matandaan kung ano yung eksaktong date, no? First time, simula nung nag-alaga tayo ng kalapate, nag-start tayo mag-alaga ng kalapate 2017, no? So ito nga, first time natin na nag-out ng kalapate o nag-penta ng kalapate. Nangyari kasi, kapatid ko, dahil ang nature ng work niya is sa logistics, so from time to time, tinapapasok sila. Malapit lang naman dito yung work niya o yung warehouse nila. Walking distance niya lang ng mga 5 minutes, so kaya safe pa rin naman kahit na pumapasok sila. Hindi naman madalas, yung mga once or twice a week kung papasukin siya para lang i-check yung mga tao dun sa warehouse nila na naka-stay in. At syempre, check din yung mga deliveries nila. So mangyari, yung isa dun sa tao dun sa na naka-stay in dun sa warehouse nila, dahil nga lockdown, di sila makalabas dun sa warehouse nila, siguro walang magawa, naisipan na mag-alaga ng kalapati dun sa warehouse nila para ka naman kahit papano may mapaglilibangan sila, no? Kaya naman nabangit ng meron na yata sila dun isang kalapati na inaalagaan, mangyari in yata, so naghahanap sila ng marako. So napagkwentuhan dun sa office nila na nabangit ng patid ko na nag-aalaga nga doon kami ng kalapate. So, tinanong niya ako, baka gusto ko daw magkenta para nga doon sa katrabaho niya, para magpapalit. So, una, ayaw ko talaga mag-out kasi nga, sayang naman yung effort natin doon sa effort at kaya pinapahalagyan din natin yung mga kalapate natin at nakatakta nga na i-raise sana natin yung parating na itong summer race sana, no? Kaya lang hindi nga natin, kaya lang dahil nga walang halap buhay, walang income, walang maliit namin ni Gojo dito, detail yung mga paupahan namin dito, wala po ng renta. So, paparating na yung mga bills, mga kuryente, tubig, internet. So, pag-isipan ko na, sige na nga, para kahit papaano may pandagdag sa pambayad ng bills. So, yun, isa lang naman. Isang kalapate lang naman natin yung in-out natin. At yung kalapate na in-out natin, pang summer sana nga natin siya. So ang edad niya is 9 months na yata, no? So umanda na tayo, hindi na tuloy yung summer race. At yung mga magulang niya naman ay nandito pa sa atin. So insert ko yung video ng kalapate na in-out natin, no? Kinuna kasi natin ng vlog kahit pa paano, kaya lang ay so yun yung palapati ng in-out natin, checkered na may itlag sa mata. So yun yung singsing niya, sinuksok na lang natin yung lumang club ring natin dito na yung PSP North 2019. Yung original na sinuksokan natin ng singsing na yun is namatay during training noong Norte kasi nga nagkasakit. Sinuksok na lang natin sa kanya. Para ako yan, nagpaparis na nga dito sa loft natin yan. Tapos, yun nga, more or less mga 9 months na yun.
9 or 10 months. At maganda yung katawan niya, malaki, malaking katawan niya, malaking mga balikat, at mainam din Ramon na yan. Ayan siya. Natin ang pampadulas dito. Iyan, kuha ka ng mantika doon sa baba. Dali, hinga. Sabihin mo sa mama mo, maglagay ng konting mantika dito. Yan, kuha tayo ng ano, langis pampadulas para mailagay natin to. No? Kapapon sana tayo nagsinsing, sakto lang sana para dito. Ngayon, masikip na. Dito, sakto lang. Babara muna natin to dito. Sigan din natin yung paa niya. Sigan natin kung mag-asa na. Paano mo siya babasay ng langis? Hindi yung sa tao. Uy, bakit yung paa ka niyan? Ang bait naman itong dalawa. Ito mas mabait kasi ano eh. Mas malaki pa sa kanya eh. Ayan, lumusap na. Tao na ako. May nagkaibigan sa lahat. Ah! Mama! Parang may gel po. Ala si White! Ala! Nagpapaulan si... Ano lang yan? Maligo nga siya eh. Ano yung nagpataulan? Ayan, nakabit natin to. O, dalawa ng baby, di ba? Karin, o, wala po na yan, albo. Ito, albo yan. Ayan, napagsingsing na tayo. Kama natin. Ayan, nakita niya yung video niya nung inakay pa siya. Ngayon naman, papakita ko naman sa inyo yung blood lane niya, no? Yung tatay niya, wala na. Dahil yung tatay niya, inilaro natin nung nakaraang south. Matatandaan nyo kung sinusundan nyo yung vlogs natin nung SDR. Isa doon yung sa mga nilaro natin yung tatay ng ibon na to. No? Siya yung checkered na double ring. Inilaro din natin siya sa pooling. Kaya lang, hindi ako nagkakamali. Bandang kalimutan ko na. Basta, bago dumating ng derby is hindi siya naka-uwi, no? During training, yung matandaan, gumaka kayo sun siya, hindi naka-uwi. At yung nanay nung ibon na binibenta natin na to is ayan, andyan, andito pa sa atin. At yung nestmate mismo nung ibon na binenta natin is andiyan. So papakita ko yung video nung nanay niya saka yung nestmate niya saka pala yung lolo niya sa side ng tatay niya. Yung lolo niya is yung ibon na galing kay Agawad Norman Tahuna, no? So ito din yung ibon na sa mga
past vlogs natin is nakawala na breeder natin, yung bulag. So, meron tayong vlog noon na isa sa mga breeder natin is nakawala. Ayun yung lolo nung ibon na bininta natin. So, insert natin yung clip na yun. Ito yung magulang ng inaot natin. Ito yung nanay niya. Kita nyo naman dun sa clip na nilagay natin nung sisiyo pa siya. Nandun to. Proof na yung ibon na inaot natin is wala sisiyo atin talaga. No? Tayo talaga nag-breed dun. So yan yung nanay. Yung tatay niya wala na kasi nga nilaro natin nung nagdaang North Race. Tapos minalas na hindi makauwi sa training. Bandang gumakay yata siya nawala. Tapos yung lolo niya, ito yung lolo. Ito yung tatay ng tatay niya. Ito yung lolo. So, nasa atin pa naman yung lahi niya kahit na. Tapos yung nest meat niya dito. Ito yung nest meat niya. Blue bar. Yan yung singseng. Violet yung singseng. Dun sa clip ng insert natin, sisu pa sila. Matatandaan nyo yung singsing na inilagay natin dun sa pininta natin is kulay dilaw na UPFP Clubric. Tapos ito sa nest mate niya kulay violet na Comreg lang, no? So yan yung nest mate niya. Tryers natin yan. Bakla ka, shoot mo yung bola. Tapos maglaro ka ng husto. Yung hard talaga. Tapos, inom kayong walwal. Ganun bakla. Bakla ko to ah.